Ngayong pataas ang COVID positivity rate sa ilang bahagi ng bansa, sisimula na ang pagbabakuna ng second booster shot sa general public. Nakatutok si Rafi Tima. Sa gitna ng bahagyang pagtaas ng mga nagkakasakit ng COVID-19, gusto na raw ni Jerome na maturukan na sana ng second booster laban sa sakit. Bawas agam-agam daw kasi lalo pat matagal na ang huli niyang bakuna kontra sa COVID-19. Para po mas safe, sa galing naman po sa gobyerno, kaya okay lang po. Ayon sa DOH, hindi na magtatagal ang paghihintay ng mga tulad ni Jerome para makakuha ng second booster shot. Inilabas na raw kasi ng Health Technology Assessment Council ang kanilang positibong rekomendasyon para dito. Ang atin pong ibibigay ay second boosters para po dun sa mga healthy adults. Yun po mga 18 years old and above na hindi pa nakaka-second booster. Maari na po kayong mag-umpisang pumunta sa mga vaccination sites as soon as we have released our guidelines. So hopefully within the week we can issue and we can start our implementation the soonest time possible. Bagamat tumaas ang positivity rate sa Metro Manila at Mindanao, hindi naman daw ito nakaka-alarma dahil mababa pa rin ang hospital utilization. At tulad ng mga nakaraang datos, mga walang bakuna at mga may comorbidities pa rin ang madalas tamaan ng sakit. Pagtitiyak ng DOH, may sapat na bakuna sa bansa, partikular na ang Pfizer at Moderna, kapag sinimulan ng ipatupad ang second booster shot para sa general population. Sana raw samantalahin na ang libreng bakuna, lalo na para sa mga taong hanggang ngayon hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.